today is Friday and February 11. Uy, Valentine's Day na, advance Valentine's Day sa lahat dyan ng team single, team lovers, or team may asawa. Happy Valentine's po. Ako naman team laba. So anyway guys, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit hindi gaanong maaraw, is binigyan pa rin akong makulimlim na langit. Pero at least medyo may hangin-hangin, medyo naman na medyo matuyo-tuyo naman yung mga damit. So I feel blessed today. So lahat naman ng ginagawa ng Diyos is a blessing. Kahit umulan, blessing sa magsasaka. Kapag umaraw naman, blessing din sa ating maglalaba. So lahat ng ginagawa ng Panginoon at nangyayari sa araw-araw is a blessing. Tandaan nyo yan. Kaya lang naman ako nag-vlog today, it's because para meron lang ako may i-upload para lagi akong update kay Lolo. Ayan guys. So samahan nyo ako maglabas ng ng mga damit dito. Hinahanap ko yung tuko, hindi ko na siya makita. So I'm siguro punta na siya sa kabilang bahay, sa neighbors, ayan, dyan sa kabila. So ngayon, tapos na ako naglaba. So walang space doon sa sampayan. Sana matuyo na sila. Itatabi ko lang na muna 'to. Lalabas ko lang sa may washing machine kasi kapag hindi ko siya nilabas sa washing machine, mababasa siya kasi 'di ba? Meron tubig yung washing machine. Ayan. So ilabas ko lang siya. And then pagkatapos ko nito, aakit ako sa taas. Alam nyo, the reason why na late na ako, kasi yung alaga ko is natulog siya. Nagising lang siya ng 11:30. Kasi ang pasok niya is 12:30. So, kaya late ako maglilinis ng kwarto ngayon. And then, kaya din ako late na naglaba. It's because, umuulan eh. Walang space eh. Pero, umuulan kanina. Feeling ko ulan kanina. So, inisip ko, kapag umulan siya, hindi ako maglalaba. O so, nakita ko naman na medyo umaraw ng konti, na medyo makulimlim, na medyo mahangin. So, ang ginawa ko, nilaba ko na siya. So, sana nga matuyo sila, kahit sa hangin lang sana matuyo yung mga damit. In Jesus' name, patutuyuin niya lahat yung mga damit na yan. Para, kasi bukas, magpapa-booster ako. Inject. Booster is my last. I think so. And then, yun nga, maraming nagsasabi na lalagnatin ako. Wag naman sana. Hindi pa hihintulutan ng Diyos yun. Nalalagnatin ako. Alam ko, I believe in Jesus Christ. Kung lalagnatin man ako, maybe mga konti lang. Pero hindi gagawin ni Lord yun. Babantayan ako ni Papa God. Yun. So, nawa ay maging okay ako bukas. Walang mangyari. Sana yung mag-i-inject sa akin is si Jesus. Sana pumasok si Jesus sa katawan ng taong mag-i-inject sa akin ng booster. Eh kasi marami daw nagkakalagnat, pero I believe in Jesus Christ. And then, gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga members ko na hindi ako iniiwan. I'm very thankful na ang bait nyo po sa akin, and I will pray na sana hindi po kayo magbago and manatili po pa rin po kayo sa akin. In Jesus' name, amen. And then, sana maging successful yung whitey nyo kasi napakabuting yung tao. And I'm very thankful sa lahat na nandyan na nagko-comment sa akin. Lagi ko kayong pinagdarasal. Pinipray ko ang bawat channel nyo na sinasabi ko lagi na sana maging successful kayo. Huwag kayong magbago. Binibless ko lagi yung mga channel nyo na sana humihingi din ako ng pasensya kung mabagal ako masyado. Sana pag-unawaan nyo yun. Kasi sa dami nagko-comment, syempre kailangan slowly ko lang silang babalikan. Sana alam din nyo yung patakaran ni Lolo. Tulad din ni Jesus, may patakaran din si Jesus. Parang ganun din si Lolo. Parang magkaiba nga lang si powerful si Jesus than si Lolo. So, in God's will pa rin. Very thankful talaga ako. And then, maraming salamat kasi maraming akong nababasang comment na nagpapalakas sa akin ng loob. And I'm very thankful for that.
ang saya ko kapag nakakabasa ng magagandang comment, lalo kung lumalakas yung loob ko na kahit mag-isa lang ako is andyan kayo na nagpapasaya sa akin, especially yung magaganda pag nababasa ko siya habang naglilinis ako. To be honest, habang naglilinis ako, kunyari, nagwalis ako, ipi-play kita. Pag walang amo, eh, bulyum. Pag merong amo, hindi ko siya binubulyum. Kasi, baka mahuli ako eh. Siyempre, pinunta ko dito, sasabihin ng amo, pinunta mo dito, trabaho, hindi para humawak ng cellphone. So, ang ginagawa ko, kapag nanonood ako sa inyo, hinahayaan ko lang yung cellphone mag-play dyan. Hayaan ko lang dyan. Tapos, magko-comment lang ako sa umpisa, tapos hayaan ko na yung, ano, yung phone ko dyan. Kasi hindi ko naman pwedeng bantayan siya. Alam nyo naman yon. Excuse me. Alam nyo naman yon na hindi pwedeng bantayan yung cellphone. Sana maintindihan nyo yun. Unawain nyo po yun. Kasi bilang katulong, napakahirap po na pagsabayin yung trabaho at paggamit ng cellphone. So, ang ginagawa ko na lang po, hinahayaan ko siya. Alam naman ni Lord yun eh. Kita naman ni Lord eh. Every single, you cannot lie with the God. Hindi ka makakapagsinungaling sa Panginoon. Alam ni Lord yan na nagpunta ako sa bahay ninyo, or either kung hindi ko man kayo nabalikan agad-agad, humihingi ako ng dispensa, or either kung ano ko na kayo na yung nakaligtaan, kasi nga sa dami ng nagme-message, minsan hindi ko talaga siya masagot-sagot, humihingi na po kaagad ako ng dispensa, humihingi ako ng sorry kaagad, tapos sinasabi ko kay Lord, Lord, sana tipuin mo po yung mga puso nila na huwag magalit sa akin, na hindi po sila magsasabi ng mga hindi magaganda kasi tao lang din ako, katulong lang din ako. Yun yung mga sinasabi ko sa Panginoon Jesucristo. So, salamat and God bless lahat. Ngayon, magsasampay na po tayo at tatapusin ko na po yung end ng vlog ko kasi kailangan kong magsampay para matapos-tapos na tayo at makapunta na ako sa taas. At ayoko din po kayong mainip at gusto ko lang sabihin sa inyo na lagi niyong isama si Jesus sa lahat ng gawain niyo, saan man kayo mapadpad, yung pinaka-importante is yung pagiging mabuting tao, laging magdasal para may protection tayo kahit saan man tayo mapunta. Yun, and God bless. Yun na nga po guys, and have a blessed, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like ang aming YouTube channel. Sana huwag kayong magsawa at never din akong magsasawa sa inyo. Uulitin ko po, humihingi po ako ng dispensa. Kung hindi ko man kayo mabalikan sa lahat, alam niyo naman po yun. Salamat po sa pagiging open-minded niyo at ganun din po ako sa inyo. In Jesus' name, amen. Bye-bye na po!